paghihigpit ng FDA at ng DOH sa pagre-reseta ng mga doktor sa paggamit ng ivermectin kontra sa COVID-19. Sa pananakot ng mga ito, natatanggalan ng lisensya pag ito umano ang pinagamit sa mga nagpositibo sa COVID-19. Na po sa FDA at sa DOH na dahil wala naman kayong solusyon dito sa pandemic, ay wag na kayong maging hadlang sa anumang solusyon. Sapagkat lalo lamang ninyong pinapahirapan ang mga tao, pati ang ekonomiya, at marami na ang namamatay. Itong ivermectin, mahigit ng 40 years na ginagamit. In fact, during the time of President Marcos, ginagamit ito sa mass deworming. At nakarating pa ito sa panahon ni Secretary Flavier na ginagamit yan. So, walang question sa pagiging safe yan. Ngayon, ang sinasabi ninyo, kailangan mag-apply ang mga doktor para sa compassionate use. Eh, paano mangyayari yan? Eh, di patay na yung pasyente bago pa ninyo maaprubahan ang pagproseso ng application na yan. Sinasabi ninyo, hindi registered. Oo, tama. Kasi, nag-expire lang naman. Hindi naman yan talaga totally na bagong gamot o bagong formula. Matagal na yan eh. Kaya, hindi ninyo pwede sabihin na may duda pa kayo. Ngayon, ang hirap nito, maraming namamatay at ang grabe na ang nangyayari sa ating ekonomiya. Maraming nawala ng trabaho, marami ang nagsarang kumpanya. Itong emergency situation na ito, maghihigpit pa ba kayo ng ganyan? Buti sana kung bagong gamot yan, kung bagong formula. Matagal nang ginagamit yan. At hindi ko maintindihan kung bakit ang pilit ninyong pinoprotektahan ang ibang mga produkto. Maraming haka-haka na yung remdesivir ay kayanin ninyo itinutulak yan ay dahil kasi ang may-ari o ang distributor importer niyan ay kamag-anak ng isang mataas na opisyal sa DOH. Ayokong maniwala dyan na yan ang dahilan kung bakit na ayaw ninyong aprubahan yan. Dapat ay pagamitin, dapat ay huwag nang higpitan yan dahil yan naman ay safe. Ako mismo umiinom yan. At magmula nung ako ay uminom yan, hindi ako nakaranas ng kahit na anumang ako ay sinipon o ako ay hinika o ako ay inubo. At walang nangyari na sama sa akin. Marami akong mga kaibigan na nagkaroon ng sakit na COVID na ginamit yung ivermectin pero gumaling sila nang hindi gumamit ng remdesivir. Kaya panawagan ko sa inyo, ayusin nyo ito sapagkat galit na ang mga tao. Baka kayo ay saktan na ng mga tao dahil din sa inyong kapabayaan at yung inyong paghihigpit ng wala sa lugar. Pabayaan ninyong magreseta ang mga doktor, pabayaan niyo ang mga doktor. Bakit kinakailangan na takutin yung mga doktor na pag gumamit ng ivermectin ay aalisan sila ng lisensya? Matagal lang ginagamit yung ivermectin. Hindi yan bagong formula. Kaya yung inyong mga katwiran na yan ay wala sa lugar. Sa panahon ngayon ng emergency, hindi kayo dapat nag-aasal ng ganyan. Ayokong sabihan kayo ng mga bobo kayo kasi mga marurunong kayo, mga doktor kayo. Pero yung inyong approach dito sa ating problema ay maling-mali. Kayo na kailangan mag-apply ang mga doktor? Di patay na yung pasyente bago pa nila magamit ang kanilang gamot. Mag-isip-isip kayo. Umayos kayo. Ito ho bang pinupush nyo na itong ivermectin dahil ho ba kayo ay nagkaroon ng COVID at sa tingin nyo makakatulong ito? Well, actually, Banat, ang katotohanan yan, isa ako sa mga uminom talaga ng ivermectin. Wala akong alam dyan, sa gamot na yan, hindi ko alam kung anong visa niyan, kung paano yan, kung ano yung kumbaga medical findings. Ang nangyari lang, nung yung kapatid ko kasi may hilig mag-research dahil yung kanyang anak may problema sa puso, yung nakababata ang kapatid na babae. So, very, very particular siya dyan sa mga gamot, lalo tigit. Siyempre, may mga problema yung anak niya sa pag-inom ng gamot. Anyway, nung ito'y pinapinom ako, ang ginawa ko lang na pagbasa yung WHO, USFDA, alam mo na, yung mga medyo magbibigay ng kumpiyansa sa'yo, safe naman talaga. So, ininom ko. So, on the second day, kasama dyan yung pag-inom ng vitamin C, uminom din ako ng mga paracetamol. May mga sakit na naramdaman ako. And then, uminom din ako ng lingwa. Uminom din ako ng yung mga virgin coconut oil, vitamin C, vitamin D. So, ano yun? Dire-diretsong inom yun. On the seventh day, uminom ulit ako ng isa pang ivermectin. Anyway, natapos at negative nga ako. Ano po ba ang pwede niyong gawin
para itong si Domingo, itong FDA, tumahimik na at payagan ito? Number one, ang pakiusap ko sa kanila kanina nung committee hearing namin, payagan nyo yung doktor na mag-prescribe. Okay, sabi lang, pinapayagan naman namin kaso wala namang gamot na nakaregister. Okay, kung walang gamot na nakaregister, kasi wala naman ng, di ba, kumbaga wala naman sigurong gusto magbenta niyan. Ginagamit niyan, dati donation pa nga yan. Pangalawa, yung pwedeng mga gumawa, huwag nyo nang higpitan. Alam mo ba, Banat, para ka kumuha ng license to operate at para ka payagan na gamot, let's say, Banat by Ivermectin, ang kanilang ibenta, it will take you 7 months. 1 month sa license to operate, 6 months para itatry yung gamot. Ang sinasabi ko, yung mga pwede nang gumawa, i-approve nila, tingnan nila. At batoy doon, gumawa sila ng study. Baka kaya maganda at makatulong. Eh di nakakita at maraming natulungan, lalo't mahihirap na walang pambili talaga ng gamot. Pero kanina parang nakita ko na merong balita lumabas yung kay Greco na para pabilisin yung sa kanyang kapatid, yung si kapatid ni Greco, yung sa red tape, anti-red tape. Yes. Na para pabilisin itong proseso na ito. Sa tingin niyo ba mapapabilis ito? Yung license to operate daw, 1 month bago makuha. Pero syempre, pagkatapos mo ng license to operate, mag-approve ka ng drugs. Eh nakalagay mismo sa batas, 6 months ang trial. And eh pag ng kabayo, andyan yung wala ng visa to. Diba? Eh ngayon na, 10,000 a day. Kailangan natin to. Pangalawa, Panat, sabi ng FDA, eh hindi, paano naman kami sa compassionate use? Alam mo ba yung compassionate use, Banat, no? Kunyari, papayagan ng doktor compassionate use, i-apply niya yung sa FDA. 24 hours in 48 hours makukuha niya. Ang babayaran niya doon, 500 pesos every application. Eh, yung gamot ka, 35 pesos lang eh. Ito, 500 pesos. Ano yung isang gamit? Ganon? 35 pesos. Hindi, yung compassion na permit na ibibigay nila? Eh, palagay na natin yung isang pasyente, abuti ng 14 days, o 1 week. O, kahit na nga mag 7 times siya, 200 pesos lang yun, pagbabayarin pala ng 500 yung tao. Jesus, Ginoo, itong mga taga-FDA, hindi kaya ito si Domingo, alam mo, mahilig sa bikini men, yung ganun, alam niyo yung bikini men, yung pagka, kasi sino ba ang sino, baka naman kilala niyo ho, ang nagpo-produce niyang, Ivermectin na yan at mahina sila sa merienda. Hindi kaya? 35 pesos lang yun. Paano pa may merienda yun, ano? Hindi, benta na lang. Anyways, biro lang yun ha. Pero ang akin lang, ano bang maasahan namin? Para napaka-hopeless naman ata kung iaasa natin sa FDA hanggang makakuha itong gamot na ito. Ako, Banat, ang appeal ako no, sa pamamagitan ng yung programa, sana makalating kay, of course, kay Senator Bongo, dahil Committee on Health siya, sa ating Pangulo, na itulak talaga to kasi hindi naman to nakakasama nga eh. Baka naman makabuti. So, if at all, sana magawa natin to ng paraan. Kasi kung paano kung okay pala to, dinahuli na naman tayo. Dahil sa pagpipit, dahil sa pagpapahinto, sana payagan na nila to para talagang ang tao makinabang kung sakasakali. Ako naman, katulad ako, binuma ko ng gamot, Ivermectin. Sinasabi ko nga po, wala namang naging reaction sa akin at talaga namang safe siya. Later on, pag sinabi na hindi naman pala mabisa o may 50% efficacy, okay na rin. Eh paano pala ko kung talagang tama lahat ng datos at naniniwala marami na tama lahat ng datos, malaki yung sinayang natin. Ang daming namamatay, ang daming nakapila sa ospital na matutulungan pala ng gamot na yan. Ako. At sa totoo lang, magagalit yan si Pangulong Duterte kung may masilip yan na bakit hindi pinapayagan ito. Mura, aabot kaya ng mga mahirap. Isipin mo, 35 pesos sa 7 araw. O kung murang-mura talaga eh. Kaya alam, mababawasan ang bibili ng antibiotic. Diba? Magkano ang antibiotic, diba? Mababawasan ng lahat ng bibili dyan. Eh malulugi yung malalaking pharmaceutical company. Eh pag nalugi yon, hindi kaya si Domingo naman ang medyo malungkot? Ay kasi siyempre, iniisip niya food and drugs, diba? So kailangan na...
Maraming salamat sa panonood at huwag kalimutang magbigay komento, i-like ang video at i-share. And once again, for more GKB updates, don't forget to subscribe now!